Sabay-sabay po, 40 and 50, ready, go. Therefore, will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David and to his seed forevermore. So, ulitin ko lang po yung verse 30, sabi po dito, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He's a buckler to all those that trust in Him. It's great, Panginoon. Salamat sa mga salita at pangyayari na hindi. Yung mga kwento dito, Lord. Actually, this is a song of David. Yung time na nag-tasunod siya. Napakarami niyang kalaban, Panginoon. Napakatagal na panahon, Panginoon. Taon, saan. Ito yung nusin, yung soul, at yung mga kalaban, Panginoon. We pray. Buwan namin ito ng aral, Panginoon, ngayong umaga. Magtiwala kami, madama namin kung paano, saan, kailan kayo magtitiwala. Sa inyo, paano magtitiwala, Panginoon, we pray na kayo po umado natin sa kalaginaan namin, bawat isa, Panginoon, especially sa mga gantong pagkakataon na kami po ay maraming problema din po, Panginoon. Kakaiba nga lang minsan kay David, basta nakita namin, may pagkakatulad. So, ngayong umaga, Panginoon, gabay niyo din ko. Bawat isa, Panginoon, magtayang Jesus name, pray. Amen. Amen. Ako po. Ako po. So, kilala niyo po ba si David? Amen. Ang title po nito is Those That Trust in the Lord. Okay, Those That Trust in the Lord. Subtitle is Trust the Lord More in Times of Trouble. Okay, sino yung titiwala sa Diyos? Sino yung alam niyo ano yung sabi ng tiwala? For example, sabi ni Brother James, sama kayo sa akin. Pupunta tayo sa Ubao at kakapera tayo lahat. 1 million. Bawat isa sa inyo, 1 million. Kasama ba kayo? Ha? Marari lang. Marari totoo, kasama ba kayo? O yun nga, depending ha, kung magtitiwala kayo. Yun yung isang tiwala eh. Parang hindi naman totoo yun. Diba? Hindi talaga pag ganun. So, parang joke yan ah. Hindi joke ba? Yan. So, pero, pag may tiwala kasama kahit kanina, diba? Kahit kung kanina ka nagtitiwala. So, again, ang tiwala, hindi laging depende kung sino yung pinagtitiwalaan mo. Parang last time, sinasabi natin faith. Ah, basta may faith. Ha? Hindi, depende. Kanino ka ba na nanampalataya? Yung tanong. Diba? Kung yung pinapanampalatayanan mo ay hindi naman reliable, tulad ng sinong religious leader, wala lang din yun. Pero kung reliable yan, your faith is as good as its object. So ganun din naman, actually may pagkakaganyan yung faith eh, tsaka yung trust. Ano ba yun? Lagi sinasabi sa'yo, di ba? Pag soul winning tayo, manampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Tumawag ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, di ba? Magkakasama yun eh. Kasi ba't ka maniniwala sa Kanya kung di siya katiwatiwala? At ano yung paniniwalaan mo about Him? Amen? So magkakasama po yan. Pero ngayon, pag-usapan lang po natin ay para sa mga ano na po ito, mga saved na. Okay? Tayong mga ligtas na, nakana ng Diyos, anong tiwala dapat meron ka sa Diyos? Amen? At ano yung tamang lugar, place, para magtiwala sa Diyos. At, especially nga, sa panahon natin, at saka sa context po nito, si David ay nanggaling at nag-experience po siya na napakaraming pagsubok bago siya maging hari. At hari na siya. Okay, sabi ko, may nakalimutan ako eh. Okay lang yan. So, hari na po siya, ano? Dami niyo pa rin pagsubok. Sino nakakalam sa inyo pagsubok ni David? Hari na siya. O syempre, paghari ka, marami kang kalaban. Kalaban ng bansa mo, kalaban mo rin. Minsan yung kababayan mo, kalaban mo rin. Yung ka-rebelding.
may mga problema, may mga pestilence, may mga... Ang dami. Laba ng hari. Amen? Sa panahon natin, presidente, diba? NPA, pinunta namin yung C6. Ba't may ganun? NPA, salot sa lipunan. Marami, meron daw dun, diba? Nasaan na? Kahit naman kasi saan yun eh. Kaya yung banggit na rin lang NPA, no? So, alam nyo ba yung gospel laban sa kanila kasi mga komunista yan eh. So, tayo ay kakampi ng gobyerno dyan. So, ngayon, mga bata rin kayo, ang nakukuha nila dyan, yung mga yung iba, matalino daw, pero yung iba, hindi. Emotionally unstable. So, mag-iingat kayo dyan, amen? Baka naman, nabalita ko na, si Len, nagbundok na. Ano nagbundok? Ayun, NPA na. Ganun ha, magagaling din yung magsalita yung mga yan. Pero ang tagal na nung pinaglalaban nila, wala pa rin nangyayari. Yung mga corrupt din yung ano nila. Pero, kung tayo napunta sa NPA. Yan, yeah, maraming kalaban, no? Lamat, ha? Daming kalaban ng hari. At sila, mga bata, may kalaban ba kayo? Malumalaki kayo? Ang dami nyo rin kalaban. Again, ang context natin, mga taong ligtas na. Ligtas na ba si Christina? Si Jaja, ligtas na ba? Si... Si Maros? Okay, si Parela? Okay, sinisigurado ko lang. So, pag ligtas ka na, wala ka ng kalaban. Ganun ba yun? O baliktad? Ang maganda lang, kakampi mo ang Diyos, anak ka ng Diyos, protektado ka ng Diyos. Pero, dahil mga kalaban. Marami lalo maingit sa'yo, maraming gusto kong sirain. Si Satanas, gusto ka niyang sirain. Yung mga kababaihan natin, gusto ka niyang sirain. Paano naisira yung mga babae? Okay, by the way, yung soul winning natin ka, Pumbad, na-confirm ko talaga mga tomboy pala yung naano natin. Kaya sabi ko, huwag na. Ang hirap mag-soul winning, naisip ko lang, na-realize ko lang. Kasi nung una, tinatantsa ko na eh. Iba kasi boyish lang, di ba? Yan yung na-confirm ko, chinat ko. Sige, susunduin ko kayo dyan bukas, ha? Magkano-ano ba kayo? Ang bira. Live-in daw, maraming babae. Ganyan ang ano natin ngayon, society natin ngayon. Pero, ay, salamat mo, sige po. Salita ng Diyos yan, gusto ko yan. Nahirap. Eh, mga kalaban natin ngayon, hindi nyo alam yan. Pero ako, yung nilalabanan ko, yung church mismo, inaalam ko kung ilalagay natin dito at hindi natin lalagay. Kasi nakita ko na sa ibang churches, yan ang sumisira sa kanila. Kahit sa dito, sa Bible. Ang dami dito, pumasok, hindi nasita. Ano nangyari sa kapatid? Pati si Barnabas, di ba? Pati si Peter nga. Na Judaizer din. So, ingat tayo dyan. So, ang daming kalaban natin, mga bata, kayo, anong kalaban nyo? Minsan, sarili nyo. Minsan, yung antok nyo lang. Alam nyo naman may church eh. Di ba? Pero ba't yung antok mo kayong umalis? Sanayin mo yung sarili mo. Or, huwag kang matulog kasi ng gabi na, di ba? Kanina, kala ko walang lagundi eh. Eh, sabi ni Brad, nasa na kayo? Wala sumasagot. Sabi ko, wala sila ngayon, ha? Pero buti, ano? Wala pinaglalaban niya, ilang taon na kayo dito? Yung taon na ba? Wala pa. Meron na rin, di ba? Yung ibang pinapollow up namin doon, wala na. Hindi na, nag-give up na. May labanan kayo, eh, men. Lalo mga anak ng Diyos, may labanan. Salamat sa pagsinasuporta kayo ng magulang nyo. Pero minsan, yung magulang nyo, kalaban nyo rin. Ikaso, bigay sa'yo ng Diyos yan, huwag nyo kakalabahan yung magulang nyo. Pag-pray nyo, amen? Pag unbeliever yan, kung believer naman, minsan karnal, minsan walang tiwala masyado sa Diyos, iba-iba tayo ng kalaban, amen? So, labanan nyo yan, pero paano nyo lalabanan yan? Hindi pwedeng walang pagtitiwala sa Diyos. So, ganun po nangyari kay David, bigitan ko lang mabilis po, no, yun nga. Hindi pa siya hari, si Saul, yung hari dati, nireject na ng Diyos, inanoint na si David, bata pa siya, kaya hindi agad siya naging hari, pero pangako na yun, parang pangako na ng Diyos yun eh, na ikaw na ang susunod na hari. Hindi ko alam, hindi niya sinabi kung paano mangyayari yun. Mayroon sa case ni David, pero naghintay siya, amen? Kayo ngayon, hindi ko alam ano mangyayari sa inyo. Sabi sa Bible, mga ligtas, anointed din kayo. Hindi kayo hari, ay hari din pala kayo, di ba? Sabi sa Bible, we are priests and kings before God.
pagligtas ka. So pag inanoin ka ng Diyos, kaso bata ka pa ngayon, mag-aral ka lang. Nung bata akong Kristiyano, hindi ko alam magbabastod ako. Eh, paano kami maging pastor? Hindi basta-basta din. Lalo sa ating mga baptist sa kanila, ewan ko sa kanila eh. Yung ibang denomination, parang ano eh, parang college. Ano gusto mo kayo? Gusto mo pare? O sige, punta. Mag-seminary. Ganun sila, yung mga pastor na matino baptist, walang ganyan. Doon iba gumagaya din. Kaya nasisira din sila. Yung ibang mga baptist na seminary, naging ano na din eh. Tampulan ng mga kalokohan din eh. Totoo lang, kaya ako, titrain ko kayo dito sa church, amen? Hindi nyo alam, baka si Christina pala maging asawa ng pastor. Kaya magtuno kayo, kasi paano kayo gagamitin ng Diyos? Eh, doon pala kayo pupunta, hindi ka nagsikap, no? Ano mangyayari? Ngayon, iba naman gano'n, nagkamali din, pero nakabangon, pero nagsisisi din. Eh, pambira ko, magiging pastor pala ako, dapat kinabisado ko na lahat ng lahat kong makabisado sa Bible, di ba? Inayos ko yung testimony ko, at di ko gumawa ng kalokohan hanggat maaari. So, minsan, mas maganda yun and the best. So, pero si Saul, si David, ay hinanda na siya, pinili siya na maaga, pero hindi agad nangyari yun. Pero, ang dami na ang kalaban. So, anong gagawin mo, anak ng Diyos? Ang dami mong kalaban. Kung alam niyo yung kwento ni David, kalaban niya, hari. Paano mo kalaban niya, hari? Sige nga. Hawak niya yung military. Hawak niya lahat. Tapos may pagkaloko-loko pa. Ang alam niyo yung kwento, di ba? May ganyan si Saul eh. So, oy, ano si David, paano, pangantahin mo dito, patugtugin mo. Tapos maya-maya, silibat na, ilang beses yung ginawa yun. Buti ko ang galing umilang siguro ni David. Di ba? Intindi ng kalaban ni David. Sino pa? May dumating na panahon, yung anak niya, kalaban niya. Paano mo lalabanan yung anak mo? Diba? So, pero kaya itong kanta po ito ay actually na-pitch ko na yung isang version nito last year. O naalala nyo pa, wala pa iba dito eh. Okay? Dito na ba kayo nun? Wala pa? Last year lang ba kayo? Bilis na panahon, no? 2019. Pandemic na pala kayo dito, no? Pandemic. So, na-pitch ko na yun noong February. Pero iba naman to ngayon, okay? So, yung 2 Samuel 22, kaparalel po yan. Ang kanta po ni David itong Psalms 18 din. Okay? So, titingnan natin ano yung mga sinabi ni David kasi nung matagal na siyang hari, nakita niya yung pinagdaanan niya, ang dami niyang problema. Ngayon, gumawa siya ng kanta. Sinong gumagawa ng kanta dito? Sinong mahilig sa kanta? Ba't meron mga kanta? Bakit ang dami nating hymn? Yung kanta ay napakamagandang parang tool yan para ma-immortalize. Diba? Yung mga bagay na, for example, meron tayong bayang mag-iliw, lupang hinirang. Bakit may ganun? Para yung kabayanihan daw ng mga ninuno natin, lagi nating maaalala bakit may Pilipinas ngayon. Kasi may nakipaglaban para sa atin. No? Though, ibang kwento pa yun eh. Pero still, may kabayanihan sila, di ba? So, kabayanihan nila, parang naaalala natin every time na tayo ay kumakanta ng ating national anthem. So, ganun din naman sa Bible. Naalala ko yung finish ko yung Psalms. Ah, sorry. Deuteronomy 32, kanta din po yun. So, yung Diyos mismo nagbigay nung kay Moses. Sabi niya, ituro mo yan sa mga Israelite. Para saan? Para maalala nila, yung dati nila maalala kung paano sila niligtas ng Diyos, paano sila nag-ialipin, at sila pinalaya doon, at later, magloloko sila. Actually, kumpeto na yun. Pag so, ngayon, ganito naman si David din. Awit niya rin to para malaman niya sa tayo din. Para yung mga next generation na makikinig sa kanta ni David, ganun pala ang Diyos, ganun pala ang Diyos, mabuti ang Diyos, amen? At dapat tayo magtiwala sa Kanya. Kasi nga, si David ay napakarami yung naging kalaban, pero diniliver siya ng Diyos, di ba? Namatay siya, hindi siya namatay na katulad ng sa Judges, di ba? Na tatlong taon pa lang, actually, buwan pa lang, 10 months pa lang, pinatay siya nung... Hindi siya ganun, so nabuhay siya hanggang pagtandaan niya. At nakita niya pa yung anak niya na
Ito ang aking hari. So, yun ang gagawin natin ngayong umaga. So ngayon, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Again, ang title po ito, Those That Trust in the Lord. So mag-focus tayo ngayon sa atin, ha? Kasi sino ba nagtitiwala sa Diyos? Medyo big yun. Ibig sabihin, gano'ng ka tinding tiwala mo sa Diyos? Amen? So katulad nga nung kausap ko kapon, gano'ng kala ako matino eh. Kasi gusto lang nila Bible, oo. Pero dali lang pong umuog sa ganyan, di ba? Kaya yung isa lang, napansin ko nga yun, oo nang oo, hindi pa ako tapos eh. Hindi mo alam, parang gusto kasi naman ngayon, pagtanggap din ng tao. So lalo pag pastor, tinanggap sila, medyo feeling nila na, pastor, tinanggap ako eh. Ganun yan eh. Kaya, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Nandun pala tayo sa ano, no? Gaano ka nagtitiwala sa Diyos? What, ano yung sabihin mo magtiwala sa Diyos? Kaya sa atin sa soul winning, napansin nyo, very thorough tayo. Iniisa-isa natin, magtiwala ka sa Diyos. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, basta may Diyos. Hindi ganun. Ang pinagtitiwalaan mo sa Diyos, yung una siya, sino ba siya? Okay, siya ay Diyos, nagkatawang tao, si Jesus especially. Tapos namatay siya para sa kasalanan mo. Siya yung pinarusahan para sa iyo, wala siyang kasalanan. Dapat lahat magtiwalaan mo yun eh. Pag may kulang doon, ano mangyayari? Kulang din. Baka hindi ka ligtas o baka malito ka sa ibang bagay. Again, hindi ko naniniwala ano, ha? Kabisaduhin mo lapat lagi yun. Lahat. It's yung basic lang. Maliligtas ka. So, ganun din ngayon, mga Kristiyano na tayo, paano tayo magtitiwala sa Diyos sa anong bagay? Paano pag ganito nga, may problema ka? Doon tayo mag-focus ngayon. Mag-focus tayo, again, title ito, Those That Trust in the Lord. Sa tiwala, paano magtitiwala at sa inyo mismo. Sino ba yung nagtitiwala sa Diyos? Yung mga politiko, nagtitiwala ba sa Diyos yan? Alala ko si Trump, Kristiyano daw yun. Ako, binibida yun ng ibang mga ano churches. Eh, tinanong siya, what is your favorite verse? Can you quote us your favorite verse? No. Kaya kayo, magkakabisado rin kayo. Baka maging presidente kayo or something. Tapos, mga loko-loko rin minsan yung mga ano eh. Minsan din naman kasi gusto mo malaman eh, di ba? Kristiyano ka daw eh. What's your favorite verse? Nako, walang mo i-quote. Sa dami nating, di ba? Kayo ba, may makukot ba kayo? Ay, John 3:16 lang eh. Hindi na-quote ni Trump. Hindi, ba? So, paano tayo dapat magtiwala? Okay, factors to consider in trusting the Lord. Actually, dalawa nga lang ito, pero yung mga sub-points. Okay? So, imagine nyo yung sarili nyo. Kayo ba ay isa sa mga tinutukoy dito na nagtitiwala ng lubos sa Diyos? Amen? Kayo ba yung, kung hindi pa naman huli ang lahat. Amen? Kaya natin nga aral eh. Ay, dapat pala mag-ganun yung tiwala ako sa Diyos. Kahit pala maraming problema, kahit di ako pinapayagan ng magulang ko, kahit sinabi ng gobyerno, ganito, saan tayo magtitiwala? Sa Diyos. Paano? Gaano ka? Anong degree? Mag-aaralan natin, ha? Amen? So, number one, sa verse one, nakita ko lang dito, sabi niya dito, I will love the Lord, my strength. So, number one natin, the truth about God's dependability. Alam niyo, dependable, for example, nabanggit ko kanina. Kunwari, kilala ko si kunwari lang, si Rafi. Ako, pag nagsabi yan, ano yan, minsan, 50-50 yan. Minsan, joker yan eh. Kunwari lang, ha? So, magtitiwala ka ba kay Rafi pag sinabi niyang, napunta tayo nga sa Cubao, mayroon tayo 1,000,000 doon. Titiwala ka ba? Bakit? Nakita mo na siya, hindi siya dependable. Minsan, totoo, minsan, hindi. Eh kung gagastos ka, pupunta ka sa isang lugar, mapahama ka pa doon, di ba? Eh, salamat kayo, pumasama kayo sa amin kahit sa Montalban, di ba? Kasi, alam nyo, wala namang gagawin masama sa inyo, amen? At doon pa kayo para sa inyo yun, eh. Nagkaroon pa kayo ng kaibigan. So, fresh na ba si Len? Ayan, amen. Nakikita mo nga yung mga ano nyo, eh. So, hindi kayo namin dadalhin sa masama. So, ang Diyos lalo na. Pag sinabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Pag sinabi ng Diyos, umattend ka sa church, magbasa ka ng Bible,
Bitiwala ka ba dapat? Eh, dapat. Bakit? Kasi siya dependable. Pag sinabi niya yon, mapapabuti ka. Pag sinabi niyang lagi, o lagi yun. Eh, pag paano nagkakamali ang Diyos, kunwari, minsan? Kaya yung Bible, kunwari, sinabi sa Bible, ginawa ko ang langit at lupa in a matter of 6 days. Eh, sabi ng mga magagaling na scientist, hindi, actually, billions of billions of years yan. Ayun ang magitiwala. Eh, hindi mga eksperto yun, nakita niyo ba yung mga scientist? Dugaling magsalita nun. Pati yung mga tarot nila, hindi ko maintindihan. Tumutulong nga laway ko eh. Nagtiwala ka ba sa mga scientist na yan? Eh, scientist nga sila eh. Magaling, matalino. Harvard graduate, kung ano man yun, hindi ko nga alam yun. Ha? Anong boxing? Ah, boxing. Iba naman din yun, no? So, iba-iba rin ng scientist eh. Kanya-kanyang linya. Pero totoo rin yun. Ito yung vaccine yun, mahabang usapan yan eh. So, tama yun, marami na silang di nagagawa eh, di ba? Pero ang Diyos ang gumawa ng immune system mo. Actually, na ano pa nga sila, na-amaze nga sila eh. Eh, bakit ito gubaling? Dapat patay na to eh. Kasi, di ba, dinid 5 months ka na lang, mamatay ka na. Eh, iba, naku. Nauna pa siya mamatay doon sa sinabi niya mamamatay. Pag gusto ng Diyos, di ka mamatay. Amen? Pag gusto ng Diyos, kahit napaka-healthy mo, tapos ka. So doon pala tayo sa dependability. Dependability, laging tama, maaasahan mo, sinabi niya. Okay? Pag sinita ka niya, huwag mong gawin yan. Hindi ka nagtiwala, nakita mo, napahama ka dahil doon. So doon, pwede mong sabing dependable pala yung kanyang rebuke. Amen? So, lagi sinasabi sa mga kabataan, di ba? Kaya lagi sinasabi sa inyo, young people, magtiwala kayo sa Diyos. Kasi marami na akong nakita. Katulad nyo rin, wala kang pinagkaiba. Hindi naman nagaganda. Mas maganda ako dun eh. Maganda rin sila dati, napahamak din. Dahil hindi nagtiwala. Ang talino nun. Magaling magsalita. Nako, pare-pareho lang kayo. Amen? Tayo pala. Ang pagkakaiba lang natin, yung direction na ito, tahakin natin. Pag nasabihan tayo ng salita ng Diyos, saan ka pupunta? Magitiwala ka sa Kanya or magitiwala ka sa iba, sa sarili mo, kung sinong expert. Amen? So, doon tayo. So, number under this, bakit nasabing dependable ang Diyos? Kasi sabi dito, sabi niya, I will love thee, O Lord, my strength. Okay? Sinong malakas dito? Why, magbo-boxing yung isa, talagang nakita mo, maskulado yung isa, papat-patin. Sino kayo mananalo dito? Tatanalo ba doon? Isang pitik lang dito, eh, di ba? Maganda yung malakas, di ba? Doon nagkakaalaman niya, pagdating, depende nga, kung pag-boxing, alam na, kung sinong malakas, matibay, yun ang mananalo. So, ang Diyos, may lalakas mo ba sa Diyos? Sabi ni David, siya ang lakas ko. Di ba? Kasi, imagine nyo kahit hari ka, pinag-aaralan si Judges, di ba? Tapos na pala tayong basa doon si Judges. So, nung nakita nyo doon, may hari, pinatay, malakas siya ngayon, mamaya wala na. Sa history nyo, di ba, mga high school? Nag-asawa nga ako nung pag social studies namin eh. Ano ba natin pinag-aaralan ito? Hindi naman sinabi ng teacher. So, sinabi lang sana sa akin, ng mga high school kami, mag-iinteresado sana ako sa history. So, sinabi niya ito, isang bagay lang. Pinag-aaralan natin yan para malaman natin yung pagkakamali nila at hindi natin gayahin. So, sinabi sa akin, history teacher ko yun, hindi ako inaantok doon sigurado. Eh, kaso, hindi sinabi yun eh. Basta yan ang lesson natin, tiwala lang tayo sa curriculum natin. Ha? Ganun ang ano ngayon eh. Parang nung basta makaraos lang. May mga tao may sa COVID, basta makaraos lang. Magtiwala tayo sa gobyerno, isang taon na. May bago na naman. At yung iba, hinahanda tayo niya. Sabi nila, ay baka ang plano natin, baka every year may vaccine na. Yung sabi ng iba, kasi daw nag-i-evolve eh. Oh, kailan matapos yan? Kung nag-i-evolve. Nakita niyo yun? Kung tatapos yan, pag natapos yan sa utak mo, yun yun. Pag nagtiwala ka sa Diyos, mas magaling ang Diyos, tapos ang usapan, hindi ko kailangan ng vaccine dahil ang Diyos ang gumawa ng immune system ko, mas magaling siya. Kung gusto niya akong pagalingin, protektahan sa sakit, gagaling ako. Kung gusto niya akong patayin, patay na ako. Isang gumawa nun eh.
Amen. Kaya hindi ko maintindihan sa mga to. Di mo alam kung concern talaga sa'yo. Concern ba sila sa atin? Ha? Ano yung concern niya, mga politician? Concern niya. Gusto niya tayo mapaging healthy. Ang galing niya naman ng Facebook meme, sabi. Do you think it's about health? Kung it's about health, it dapat pinagbawal na sa ating alak. Dapat pinagbawal na yung sigarilyo. E ba't di pinagbabawal yun? Sipin nyo nga. Kasi pera din yun eh. Andahan nyo eh. Bakit yung pornography? Ba't hindi mabawal yun sa internet? Ang dali naman i-block yan. Gusto nila eh. Ano ba? E yung China nga, blinak nila yung buong mundo eh. Alam nyo ba yun? Lahat ng di nila gustong pumasok, di papasok sa internet nila. E tayo, ba't meron pa rin ganyan? Inaabuso yung mga bata dyan, mga babae. Bakit? Hindi sila concerned sa atin. Amen? Andahan nyo po yan. Hindi ko sa sinisiraan. Siraan na sila talaga. Amen? So, okay, maniniwala. Okay, face mask kayo para maging malusog tayo. Pag bawal mo yung, ano, pag pinagbawal yung alak, sige. Kahit gusto mo, ano pa, yung astronaut suit, susuot ako nyan. Maniniwala ako sa gobyerno pag pinagbawal nila yung alak, sigarilyo, yung drugs, na napakatagal na, dyan pa rin. Sinong gumagawa niyan? Diba? Kontrolin mo lang yung ano yun, raw material ng drugs. Kontrolin mo, ano ba yan? Diba? Walang bibili ng ganito kalaki, ha? Matatrap mo yan. Wala na magda-drugs, eh. Pero wala po tayong, kaya wala tayong tiwala sa ganun sa gobyerno na ganun, ha? Nagtitiwala tayo to some degree, pero hindi ganun. Magbawal kayo mag-church! Uy, sige mo, sige mo. Nanginginig pa. Hindi po ganun. Amen? Amen? So, ang Diyos ay ang ating lakas, sabi dito, may mga bagay siya binanggit dito para malaman nyo lang. Baka hindi ko natapos to. Para sa mga bata. Sabi dyan, the Lord is my rock. Ano ba yung rock? Ang Diyos pala ay bato. Hindi po bato to, ha? Para malaman nyo, yung mga bago. Pag sinabing rock sa Bible, sa King James, yan ay malaking bato, hindi yung kaya mong buhatin. May nakita ka ba sa Bible na ang binubuhat yung stone? Okay, pero yung rock, laging pinaglalagayan ng bahay, ng temple. Ganun yung ibig sabihin ng rock nila. Ibig sabihin, foundation yan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng basta lagyan ng, ano, kunwari, malambot yung lupa. Hindi ka pwedeng magtayo ng building doon. So, yung ibig sabihin ng rock, ibig sabihin ito, masasandalan mo. Ibig sabihin, pwede mong paglaga ka ng kung ano mang gusto mo ilagay dyan. Building na mataas. Bakit? Matigas ba yung pundasyon? Matigas ba yung lupa dyan sa lugar na yan? Yung sinasabi dito, kaya, ang Diyos ang aking bato, ang aking rock, ano isabihin nun? Isabihin nun, pag sinabi ng Diyos, maniwala lang ako sa Kanya, sigurado ako, hindi ako mapapahamak. Hindi yung unari, sino magtitiwala sa, ano, sa atheist o sa Diyos na ginawa niya yung mundo? Sino kayang titiwala? Ang hirap, nahihirapan ako. Sino nahihirapan doon na mag-decide? Sino kayang magtitiwala sa mga tao nagsabi na everything comes from nothing. Dati wala lang, tapos bigla nagkaroon. Big bang, boom! Uy, naniniwala ako doon, tatalino itong mga to. O, ang Diyos ang makapangyarihan, wala siyang simula, wala siyang katapusan, dahil sobrang kapangyarihan sa sobrang talino niya, ginawa niya yung nakikita natin ngayon. Sino mas mahirap paniwalaan doon? Yung wala, naging meron, o ang Diyos na sobrang makapangyarihan, ginawa lang niya yung mundo at ang sanlibutan. Sino mas mahirap paniwalaan doon? Yung wala sa meron, di ba? Posible yun. So, kaya punta doon. So, siya ang aking bato. Pwede akong sumandig sa kanya. Pwede magtiwala sa kanya. Magtiwala ako, hindi ako mapahamak. Amen? So, meron pang isa, fortress. Pag sinabi fortress, yan ay, meron, ano yung sikat dito? Fort Bonifacio, Fort Santiago, di ba? Sino nakapunta na doon? Ano nakikita nyo doon? Ano unang makikita nyo doon? Parang sabi, ito na yung Fort Santiago. Mga wall, di ba? At hindi lang basta wall. Diba? Anong ganyan? Iumpisa natin, hanggang dito na matatapos yun. So, puro wall lang yan. Anong pinaprotektahan nun?
At syempre, mga tao sa loob. Amen? So, pag sinabing fortress or fortification, eh, isang bagay na pwede mo sabihin castle or kahit maliit lang na fortification, ano, may castle dito, pero dito yung labanan, so pwede kang magtayo dyan ng fortress na tinatawag. Okay, mga, sa mga wall, basta kung saan pwedeng magtago, magpubli, yung mga taong pwedeng atakihin. Okay, katulad yan ng panahon nga nila, katulad nun. Inanakaw yung ganyan. So, lalagyan nila ng wall para yung mga loko-loko hindi makapasok. Okay, so ganun daw sinasabi, bukod sa ang Diyos ay ang rock, ang Diyos daw ay fortress. Ibig sabihin nun, pag tumago ka na sa Diyos, pag tinatanong ka ng sinong 80s, naniwala ka ba sa Diyos? Alam mo ba na ganyan? Hindi mo nalang sasagot mo ngayon, di ba? Anong gagawin mo? Pag tumakbo ka sa Diyos, pwede mo sabihin, basta naniniwala ako sa Kanya. Pwede yun. By faith, naniniwala ako sa Kanya. Amen? Pag hindi mo talaga alam, okay? Hindi mo alam yung sasagot mo. Tama ba yan? Eh, hindi ko kaya sagutin kita, pero nagtitiwala ako sa Diyos. Naintindihan niyo yan? Pwede yun. Kasi may mga bagay talaga hindi mo kontrolado. Katulad niya, COVID na naman yan. Sabi ng Diyos, huwag kayong liliban sa panambahan. Eh, kaso may virus nga. Sino magtitiwala? Mahirap ba ang mag-decide? Kaya magtitiwala kay DOH, mga palit-palit naman ng tao dyan, kay World Health Organization, na dati sabi nila, hindi natatransmit ang sakit na to sa hayop, papunta sa tao. Hindi, hindi mangyayari yun. Ilang panahon lang, nagbago. Ay, oh, pwede na pala. Eh, kinwestiyon sila ng mga kapwa ng scientist. Sabi na, hindi pwede yun. Ngayon, pwede na daw. Pag kinain mo daw yung baboy na mayroon sakit, tunaw yung sakit nun. Amen? Ilan totoo? Kaya ngayon, iba ng science, hindi ko na maintindihan eh. Kung sino yung nasa taas, maniniwala nila yung iba. No? Eh, niwala akong hilaw yun. Na, hindi mo niluto. Yung pwede yun, kasi kinakain mo pa lang, pwede dumikit sa bibig mo. Virus or mga bulate or something. Pero pag niluto mo na, mas kinain mo pa yung tiyan mo, puro acid yan. Mas magkakasakit ka pa doon. Unless sobrang dami, okay? So, sabi ko lang dito, kung malinis ka naman na inaano mo yung sinusunod mo yung sinabi rin sa Diyos, nalutuin mo, kinakain mo, maghugas ka lagi ng kamay, men, malinis yung bahay nyo, yung mga pupo, yan siyempre, dapat nasa lugar yan, hindi masama yan, pero linisin mo yan, kakasakit ka ba pag malinis ka? Pero sabi nila, kakasakit ka pa rin. Kaya, kayo na ka maniniwala, I hope sa Diyos. Sabi dito, siya fortress, buckler, na yung buckler. So, parang ano lang yun. Actually, pag tinignan mo yun sa 2 Samuel nga, shield. Okay, isa lang po yun. Pero yung buckler, special type of shield. Yung ganyan. So, bakit mo kailangan yung shield? Eh, meron ka ng espada. Eh, minsan kasi, kung paano ko, madaming arrow. Anong gagawin mo? Diba, katulad ng fortress nga kanina, magtago ka doon sa likod ng fortress. Tapos doon ka tumira. Eh, paano magandiyan ka na, labanan na, meron kang buckler. Aatake ka, tapos ganun yun, amen? So, nagtitiwala ka din sa buckler mo na pag ganyan mo, hindi tatagos yun. Diba? Pero ang Diyos, meron bang tatagos sa Diyos? Wala. Ano pa sabi dito? Horn. Ano yung horn? Eh, paano nang isungay? Sa ating pag sungay agad, masama agad eh. Sa Bible, paulit-ulit, pag sinabing horn, yan ay lakas. Okay? Sabi kanina, strength. Diba? Ang alam yung sa Daniel, laging dinidescribe yung mga hari. Kasi mga pangyarihan yung hari, lagi silang nilalarawan yung horn, yung mga sungay. Kasi yung mga hayop, pag tinignan nyo yung hayop, pag mas malaki sungay, nakakatakot yun, di ba? Pag yung mga kambing dyan, minsan walang sungay, di ba? So, wala lang. Ha? Pag may sungay, makakatakot, baka sugin na mo, di ba? So, ang pinipicture niya ay lakas. So, ang Diyos daw ay, bukod sa fortress, rock, buckler, horn. Sabi dyan, of my salvation. Ibig sabihin lang na to, kung nililigtas ako ng Diyos, sinong kalaban na katatakutan ko? Hindi, wala. And then sabi dyan, high tower. Ano naman yung tower? Parang kanina, fortress, pero pag nasa labanan, panahon nila, pag mas mataas ka, mas mahirap ka, ang tirahin. Eh, syempre, pag ganyan sila, tas ikaw, pag ganyan lang eh. Eh, laglagan mo lang ng bato yun eh. Diba, yung ginagawa nila, yung nasusunog. Tapos, susunogin. Ang hirap talunin ng isang taong nasa taas, amen?
So, ganun din Jerusalem. Kung maalala nyo, binabasa yung Bible. Ang hirap i-conquer ng Jerusalem, pataas eh. So, yung sabihin, lahat tayo, pupunta pala tayo doon, pagod na tayo, yung mga kagamento natin, bago natin madala doon. Ang hirap, amen. So, isa yan sa mga pinipicture lagi ng Bible, pag sinabing high tower, pag nandun ka, protektado ka, maaaring matira ka nila, pero ano yung chance? Mahirap. Ang Diyos ganun din, pagkakampi mo ang Diyos, ano mangyayari sa'yo? Tatalunin ka nung sinong scientist dyan? Ngayon, sakit na yan, natalunin ka ba yan? Yung mga taong galit sa'yo, mga bading, kunwari, kaya ka nilang talunin pag nasa Diyos ka? Hirap yan, takot din yan, maniwala kayo. Takot na takot sa atin yan, kaya yung sabi natin ito, ang Diyos ay high tower, horn, buckler, fortress, foundation, He is strong, amen? Ang lakas nito, para magtiwala ka sa Diyos, amen? Lalo kayo, mga bata pa kayo, kami, pinukutos-kutos lang kami ng tambay dyan eh. Magtiwala ka sa Diyos, mag-pray ka, pag sinabi ng Diyos na hayaan mo sila, ano ka lang muna, paglaki mo, mag-exercise ka, paglaki mo, baka kukutosan mo sila naman. No? Pero huwag mo nang gagawin yan. Yan ang ano sa idea sa martial arts eh. Hindi na tuloy din sa atin. No? Pag marunong ka sa martial arts, kahit hikain ka, bad. Lalakas ka niya, di ba? Yung mga pelikula, pero iba, okay naman. Lalakas ka sa Panginoon, amen? Kung hindi man sa physically, napansin ko rin ha, yung mga ibang, kahit yung mga kwento ng mga pastor, yung mga tunay ha, pag nakinig mo yung mga kwento niya, nang gaganda minsan, mga walang pinag-aralan, bandang huli, ginagalang na sila. Bakit? In-establish sila ng Diyos eh. Ang ganda niya, mga bata, especially kayo. Tiwala kayo sa Diyos, ngayon, walang pumapansin sa inyo. Later, ma'am Christina. Ay, kasi teacher na ko na si Christina, di ba? Nagalang ka rin ng tao, hindi basta-basta yun. Amen? Magtiwala kayo sa Diyos. Siya ang ating lakas. So, number two, under this, bukod siya ang ating lakas, sabi sa verse 3, I will call upon the name of, upon the Lord, who is worthy to be praised. Bakit tayo tatawag sa Diyos? Ba't hindi na lang kay Duterte, o kay Trump, kay Biden, kay Mayor, kay Chairman, kay Mr. Businessman. Bakit tayo sa Diyos natawag? Sabi dito, who is worthy to be praised? May pinupuri ka bang tao? Sino yung dapat natin purihin minsan? Pag puro Hollywood ka, pinupuri ko siya, pogi niya talaga. Ang babaw ng mga taong ganun, eh, pogi rin ako, di ba? Ba't din lang ako? Obviously, pag yung pogi, ang Diyos ang gumawa niyan, purihin mo ang Diyos. Amen? Ano pa yung mga kababawa na ibang galing niya mag-tennis? Ang galing niya pag nag... Ang galing niya mag-chess? Ang galing niya mag-Rubik's Cube? Ang galing niya mag-ML? Purihin siya! Purihin mo ba yun? Laro-laro lang? Ang ganda niya talaga, ang tangos ng ilong niya. So, what? Ayan. Kasar eh. Pero yung sa libutan, doon tayo pinag-focus para ma-feel nyo, pangit nyo, sila maganda. Ganun lang yan eh. Kaya huwag na kayong ano dyan, ha? Tiwala dyan. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. This is worthy. Pag pinuri mo siya, hindi ka masosobra doon. Amen? Pinuri mo siya ngayon, purihin mo siya bukas, purihin mo siya ulit, purihin mo siya sa buhay mo, sa kung ano yung t-shirt mo, yung iba, Team Jesus, mga ganun pa eh. Isa na OA din yun, pero at least mas gusto ko na yun, kaysa na ganun eh. You know, puro verse na yung t-shirt. Parang parisi naman yun. Pero, ito yung mga ito, suot nila, maayos yung suot nyo ngayon. Nakakita ko siya nun, maayos yung suot ngayon. Diba? Ang ganda niyan, amen? Lalo yung mga babae, talaga mukha kayong babae, lalaki, lalaking lalaki. Pinupuri nyo yung Diyos dyan, amen? Especially sa panahon natin ngayon, nauso yung mga bakla. Yung mga suot natin minsan, may nakikita ko sa mall, wala akong gusto dito eh. Kasi yung mga skinny jeans lang yun, bad, sa babae dati yan eh. Hindi ko sinabing ano, bakla ka. Ibig sabihin ko lang, minsan wala kang mabili kasi, di ba? Kasi yun ang nakikita mo sa Hollywood, nakikita mo sa ano, kala mo panlalaki yun. Hindi panlalaki yung skinny jeans, bakit? Kasi ibang babae, gusto natin, malambot yan, ano yan eh. Yun ang gusto sa babae, di ba? Yung lalaki, ang ano lang yan, forma pa lang yan, talagang kala mo. Diba? Hindi matitinag yan. Kaya sa ating mga lalaki, ano, straight cut.
Amen. Kaano tuloy tayo sa damit. Bakit tayo napunta sa damit? Kasi na-glorify mo ang Diyos. Minsan sa damit pa lang. Kasi nga, nakita ko si Juliana. Kasi siya ay, bakit tayo nagdadamit ng napaganda, pupunta lang sa church? Kasi it's worthy, amen? Hindi yung parang lang bibili ng suka sa kanto. Kung minsan, di natin pinapalabas yun. Pero, lagi ko sinasabi, di ba? At least, magsapatos kayo. Di ba? Hindi ka natin nagagamit yung sapatos natin, eh. Sa pagpunta niya sa church, maayos kayo kasi ang Diyos ay karapat-dapat sa ating papuri, sa ating praise, sa ating, yun nga. Sino ang pinupunta niya sa church? Si Pastor? Hindi. Sa Diyos kayo pupuri, amen? So, gawin natin yan sa suot. Maraming bagay pa. Sa salita natin, ba't dati nagmumura ang mga tingin hindi na? Eh, galit pala ang Diyos sa maduming pananalita, eh. So, bakit ka magsasalita ng ganun? Eh, ano lang naman? Expression lang naman. Yun yung mga madalas na excuse, eh, no? Ang sabi sa Bible, kinabisado natin dati, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, sa Proverbs. For as he thinketh in his heart, so is he. Diba? Kung ano iniisip mo, ganun ka. At siyempre, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung sabi niya, bastos ang bibig ko, pero actually, mabuti akong tao. Ha? Ewan ko ba? Nitingnan ko kasi kagabi yung si Roque. Ewan kasi meme na nagganon siya. Diba? E di, tinignan ko yung ano doon. Napakinggan mo talaga explanation niya. Talaga sinungaling. Gagaling. Gagaling. Sabi, si Duterte. Natanong siya ni Karen na tayo. Ngayon, ni Karen. Sa 5. Nakita natin si Luchi. Nakita naman natin yan. Di ba? E sabi niya, ang bastos ng bibig ni Duterte. Ano niyo ginagawa yun? Hindi. Tinuput into context lang doon. Parang pag in-explain niyo si Duterte, yung mga tao, hindi naman pala yung ibig sabihin niyo na. Ganun ba yung ano yung lumalabas sa bibig mo, yung ka, amen? Amen. Gusto ko lang kay Duterte, yung mga inano niya, yung mga bakla, tsaka si Pope. Kasi tama lang yun, eh. Pero, anyway. Ang Diyos ay worthy, di ba? So, dati ka nagmumura, hinto mo yan para sa Diyos. Ibig sabihin, ayaw mo nang may masabi ang Diyos sa'yo. Amen? Hindi lang si Pastor, kahit di nyo naman marinig eh. Totoo ba yung sinabi ng Bible na sinabi ni Pastor? Kahit wala na si Pastor? Diba? Kaya nga sa atin, independe tayo na kayong Pastor. Pero pag sinabi ng Diyos yan, ano yung worthy sa Kanya, gawin natin. Again, kahit purihin nyo siya everyday, sa bibig nyo, sa damit nyo, hindi kayo sa sobra. Amen? So next, ito pa yung, bakit dependable ang Diyos? Kasi siya ay malakas, siya ay karapat-dapat. Pangatlo, ito sa medyo basahin natin to. Hindi natin binasa kanina kasi napakahaba. Pero imposible dito. Dito sa 7, sabi niyo, the earth shook and trembled. Bakit daw, bakit lumilindol? Kasi galit ang Diyos. Diba kaya iba, tinatawanan eh. Sa Facebook, diba, sumabog ang vulkan. Eh may nagsabi, magsisi na kasi tayo mga Pilipino kasi, alala niyo yun, yung January yun eh. So pagkatapos nila sa Reno, like, sa Reno, pumutok ang vulkan Taal. Eh sabi ng mga Kristiyano, yan, galit ng Diyos yan. Sabi ng iba, tinawanan lang. Totoo po yun, alam niyo po ba yan? Pag sumasabog yung mga vulkan, doon matagal na sumasabog talaga yan, pwede din namang stay ng Diyos yan eh. Diba? Yan sinasabi dito, dahil siya ay galit, yung earth, lumilindol, tapos dito naman sa 8, they went up the smoke out of his nostrils. Sinasabi dito yung mga, actually, yung mga ganun nga, yung mga vulkan. Okay, sabi dito, pati yung langit, pati yung angel. Ang gusto ko lang sabihin dito, bakit siya dependable? Number one, he's strong. Pangalawa, he's worthy. Pero pangatlo, his resources are indefinite. Okay? Anong hindi kaya ng Diyos? Mauubusan ba ang Diyos ng ano? Yun nga, magpinapalalahanan tayo. Anong ginagamit niya? Pwedeng vulkan, pwedeng sakit, pwedeng kalamidad, pwedeng sakit, ikaw mismo magkakasakit ka. Ano pa, yung anak mo minsan, kala mo, buti mong tao,
Tapos napabayaan mo yung anak mo. Bakit loko-loko na yung anak ko? Tanungin mo sarili mo, ano ba tinuro mo dyan? Saan mo ba dinala yan pag Linggo? Anong binabasa mo dyan? Anong music nila? Hindi, pinapakain ko na sila eh. Okay, ano ba? Pinakain mo na sila, saan mo dinala? Pinakinggan mo, nakita mo, pinapakinggan na pala. Pinapakinggan na, saan? Ba't kaya naging loko-loko yung anak ko? Eh, pinapakinggan mo music demonyo na eh. Taka ka pa. O iba naman ngayon, kabastusan. Nakikinig ko madalas dito eh. Yes! Oh my God! Sinahulo yun eh. Actually, yung yes na yan. Inampihan pa nila na ano po. Pinakakarinig na ano mangyayari sa Diyos. Ay, yung idea nila about Diyos. Puro oh my God yung narinig nila sa landi pa. Anong mangyayari doon? Kaya sabi ko sa inyo, pinapalalahanan tayo ng Diyos, ang dami niyang pwedeng gamitin. Ngayon, ang church, hindi mo masabing walang church, di ba? Kahit ako, may tayong loko-lokong church, pero meron pa rin tunay. Logic lang yun pag sinabi mong, ang dami ng kulto. Ibig sabihin, walang tunay na church? Sino kalaban nyo ng mga kulto? Eh, siyempre, tunay. Kaya kung huwag kayong madadala dyan, na may isip na rin minsan yan, kasi may mga magbibigay sa inyo yun eh. Eh, ito, kulto, ito, kulto, ito, Baptist, may loko-loko din. Ibig sabihin, walang tunay? Baliktad. Amen? So, maraming resources ng Diyos. So, iba sa atin, ginagamit yung kaibigan natin, yung magulang natin, yung anak natin. Walang katapusan to. Meron pa ditong thunder. Di ba? Kalang wala ang kinakatakot. Tamaan ka ng kidlat, matapang ka. Eh, sino ba tinatamaan ng kidlat? Kahit sino, alam niyo ba yon? Kahit nasang ka, nasa sasakyan ka, nasa bahay ka, hindi ka pwede magyabang sa Diyos, amen? Sabi dito, pati yung mga wind, amen? Alam natin yung tornado, maganda sa YouTube, doon mo makikita yun eh. Namamangka lang yung tornado. Eh, kahit sa Pilipinas daw, meron yan. So, ang dami pa dito, hindi ko na isa-isahin, pero sabi dito, ang dami niyang resources, amen? So, siya'y dependable. Huwag kang hindi magtiwala sa kanya, amen? So, dapat magtiwala ka sa kanya, malakas siya, siya'y worthy, indefinite ang kanyang resources. Number 4. Ito yung pinaka-actually nating text, eh. Hindi ko na tapusin ngayon to. Kamaya na lang, para may maabutan yung iba. Sabi ito, as for God, His way is perfect. Ay, ang galing nito, di ba? So, ibig sabihin, ba't ka nagtitiwala sa, kunwari, yung gumagawa ng bahay na yan? Naunong ba yan? Eh, magaling po yan, eh. Magaling siya, mag-halo simento. Eh, paano magtanata? Alam niya, halo pa lang ng simento, may ano na yan, di ba? Dati na nag-aaral ako niyan, ba't kaya lambot dito? Bakit dito matibay dito? Hindi yung pala, hindi lang nahalo ng musto. Ganun kasimple. Kala mo, basta may simento ka, may bahay ka na eh. Yung iba, di ba? Si daddy, yung ibang place, walang bakal. Eh, konting lindol yun. Matigas ang simento, pero pag ginalig mo yan, walang reinforcement sa gitna yan, ano mangyayari? Bagsak yun. So, ang Diyos, pag gumawa siya, kahit sa atin, pag pamilya ka, sumunod ka sa Diyos, sinasabi sa'yo ng Diyos, magbasa ka, magpray ka, magchurch ka. Ay, hindi naman siguro totoo yun. Makikinig lang ako sa mga, i-google ko na lang pag may problema ako sa bahay, sa anak ko, i-google ko na lang. Tapos, yun, alam ko na yung sagot. Diba, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng church. How to, diba? Ngayon, galing yung ano mo, how to? Blank, kahit ano mo yan, lagay mo sa internet, meron sagot. Eh, paano yung iba doon, kailangan mo ng preparation? Eh, yung anak mo pala, medyo may inclination sa anong kalokohan, hindi mo pinalaki sa church, tapos natisod pa sa'yo, eh, magaling yung anak mo, for example. Eh, tatay, ikaw, loko-loko ka rin eh, di ako na rin. Matutuwa ka ba nun pag gano'n yung anak mo? Bandang huli, yung iba kasi wala na rin pag-asa, and pabayaan mo na eh. Saka si Sisimi, anak mo yan. So His way is perfect. Pag sinabi ng Diyos na ganito, perfect yun. Ibig sabihin, sakto yun. Amen? Amen. Hindi, mas naman pwede naman ako mag-church na lang once a year. At least, dinala ko din sa church,
nagbasa kami ng Bible twice a year, pag Pasko, saka sa Easter, doon kami magbabasa ng Bible. Kaya sabi ng Bible, araw-araw. Amen? Sabi ganun din, makikinig din. Sa church, hindi yung hindi nakikinig. Nasa church ba yan? Nasa Bible ba yun? Paulit-ulit. Hearken unto me. Ulit-ulit sa Bible. Hear me. Hindi ka nakinig. Kala ko, maprotektahan ako ng Diyos. Hindi naman pala. Hindi ka naman nakinig. Ang instruction sa'yo, dito, dito ka. Isiin mo ang Diyos. Itong instruction niya. Eh kaso, gusto ko malapit lang siya, pero hindi pa ito. Pati ka na lang sumunod. His way is perfect, sabi dito, for the word of the Lord is tried. Alam niyo, ibig sabihin ng tried. Pag sinabi sa atin ngayon, ibig sabihin tried, ibig sabihin, subok lang. Pero sa sinabing tried, subok. Yun ang tama. Pag sinabing subok, pag sinabi natin tried and tested, ano ibig sabihin nun? May gumawa ng bahay, may sasakyan, basta Toyota, matibay yan. Mga ganun, di ba? So, basta gumawa ni Mang Joe, okay yan. Mga ganun. Pag sinabing tried and tested, hindi, ay, mali pala yun. Sinabi ng Diyos, mali. Hindi, pag sinabing tried and tested, sinubukan ng salita ng Diyos, sinubukan na, inalaban nila, hindi sila nanalo sa salita ng Diyos. So, hindi ka pa magtitiwala sa Bible nung pag ganun. Dapat magtiwala ka. Kasi kahit anong tira pala nila salita ng Diyos, tama yung salita ng Diyos. Amen? Amen. So, ganun po yung kaya number four, His way is perfect. Magtitiwala ka ba sa perfect? Dapat. Amen? So, doon muna tayo. May question ba kayo? Gutom na rin ako eh. Salamat, nakahabol si na ano. Hindi pala ito kanin. O, sige, isang oras pa. Isang point pa. So, anyway, His way is perfect. Ang daming pwedeng ano dito, illustration eh. Mga teacher, lahat ba ng teacher pare-pareho? Yung teacher namin dati, kasi kami nagtuturo sa akin. Yung ganun kami teacher eh. Eh, paano kami magtatiwala sa'yo? Ma'am, sir, di ba? So, pero pag nakita mo, magaling talaga, pag sinabi niya, hindi mo maintindihan yung ibang bagay, pero pag sinabi niya, ganito gawin niyo. O, sige po. Kasi, subok na siya, amen? Ganun din sa pagluluto. Pag alam mo, pag ito nagluto, walang lason. Kaya hindi hilaw. Ano pa? Masarap. Pwede kong biglang bibili ako ngayon kasi ahain ko sa mga importanteng tao. Di ba? Pag may kilala pa importanteng tao, yung mga bata, wala pa masyado eh. Pero, hindi nga si Mrs. magaling na rin eh. Pag ginaya ko yung mga pastor dito, di ba mapahiya doon. Lahat yun, talagang salamat po, salam. Hindi pa ako masyadong gumastos. Di ba? So, saan pa? Ganun ulit, makinig ulit. Lahat ba kayo dito nakikinig? Na? Si Leah, nilang taong na dito? Buwan pa lang. So, minsan pag nire-review ko yung mga sermon ko, nakahilera yun eh. Ito, na-preach ko na, ito, na-preach ko na, ito, na-preach ko na, ito, na-preach ko na. Eh, si Leah, dati July pa lang, andito na siya. Therefore, alam na ni Leah to. Eh, di ba ako magtiwala sa inyong ganun? O kahit andito kayo, hindi kayo nakikinig. Pag hindi nakikinig, wala lang yun. Sinabi rin sa Proverbs dati, pag yung tiwala daw sa isang taong hindi ka tiwatiwala, para daw isang ngipin na broken teeth. Sino may sirang ngipin dito? Akala mo, ay, sarap ng pagkain, kaagatin ko ito mamaya, gaganyanin ko pa. Nung kaagatin mo na, aray. Ba't hindi matanggal yung ano, yung sira kasi yung ngipin mo, ganun yung mga taong hindi maasahan. Amen? Gusto niyo ba yung gano'n kayo? O paano kayo magiging maasahan katulad ng Diyos? Again, hindi tayo mayroon maging Diyos, pero at least, tingnan natin, kilala natin ng Diyos, ah, ganun pa lang Diyos, eh, gagayahin ko yun. Amen? And therefore, kahit hindi ako pwedeng maging perfect katulad ng Diyos, at least, mapapalapit ako sa ganung klase ng dependability na meron ng Diyos. Amen? So, those that trust in the Lord. So, nakikita nyo na ba yung sarili nyo? Itiwala ba kayo sa Diyos? Gaano ka tiwala? Habang ano, lumalaki kayo sa pananampalataya, nadadagdagan dapat yan. Hindi yung dati, kala mo, katulad sa tithes, yun ang pinaka-ano sa tithes, pero mga bata pa kasi kayo,
Pero yung tithes, alam nyo ba yung tithes? Sa church po, mayroon tayong giving, ha? Baka di nyo alam. Hindi tayo masyadong katulon, ha? Pero may giving. Sa Bible, ang giving dapat, ganito, pag sumweldo ako 1,000, ilan ang bibigay ko sa church? 100. Kasi nga, tithes, 10%. Eh, estudyante pa lang ako. Paano yan? Pastor, meron kang 100 na baon. Ilan ang bibigay ko dapat sa church? 10. Eh, 90 na lang, pastor. Konti na lang nun. Nabawasan yun. Baka magutom ako, mamatay ako sa gutom. Ganun ba yun? Hindi, ganun din yun. Magtiwala ka sa Diyos, di ba? Na hindi ka maghihirapan ng Diyos. Eh, kung pagpalain ka pa, yung dati problema mo lang, eh, yun nga, kunwari, 1,000. Sweldo mo, nawawasan ng 100. Ay, sayang na may 100. Eh, kung doble and triple ng Diyos yung kita mo, ano yung 100? Wala na yun. Baliwala na yun. Ibigay mo ulit yung 10%. Pasang ba yun, pastor? Tatay, pastor. Hindi. Pero actually, totoo yun. Para sa pastor yun. Sa Bible kasi, sa gawain ng Diyos yun. Eh, yung pastor nga, hindi nagtatrabaho. Bakit? Kasi trabaho ng pastor, magpastor. Tama? Eh, ba't pastor, ikaw doble? Hindi mo naman. Eh, hindi nyo pa kaya. Kaya nyo ba ako supportahan? Gusto nyo mag-utom si Stephen? So, kaya nagtatrabaho si pastor. Pero ganun po ang church. Pag madami ng disipulo dito, pinagpala na kay salita ng Diyos, ilang taon yan, tapos hindi malaki magbibigay, tama ba yun? Ayan ang ayokong usapan sa church eh. Ako din dati. Pero kasama po yun sa pagtitiwala sa Diyos. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka nang inayang dyan. Dapalitan niya yan, dodobliin niya pa. Tiwala sa Diyos, amen? Eh yung oras niyo, ganun din, di ba? Pag pupunta ka sa Diyos, kung salip na mayroon kang gawing ibang bagay, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So, ganun din sa pera, sa resources, sa anak mo, ba't mo dadali sa church? Eh, baka anong marinig niya kay pastor? Anong usapan sa church? Yung tuli na yan. Yung mga bakla, yun ang makikinig ni anak ko. Pero, kinocontextualize naman ni pastor, di ba? Ibig sabihin, tama yung approach natin sa mga ganyang bagay. So, magtitiwala ka ba? Nasa iyo yan. Naku, pag dinala ko yung boyfriend ko dito, yung girlfriend ko dito, baka makakinig kay pastor ng ganyan, umalis. Maghiwalay kami. Magtitiwala ka ba sa Diyos? Ganun lang lagi yung tanong. Mawawalan ng kaibigan. Ano pa? Mawawalan ng trabaho. Mawawalan ng trabaho pag masipag ka. Kailangan ka nila eh. Alam niyo ba yun? Ano pa? Wala. Basta ang pinakabuod lang dito, magtiwala ka sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo alam, mamaya tuloy natin ito mamayang hapon. Ang Diyos ay tried and perfect. Tried and tested. Marami siyang resources. He's worthy. He's strong. Ngayon, kaya siya dependable. Mamayang hapon, tapusin natin yung dependable. Sa ano yung mangyayari sa mga taong nagtitiwala sa Kanya? Ang time tatagal mamayang hapon. Amen? Dito pa kayo mamayang hapon? Nasa inyo yan. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming mensahe nyo ngayon. Umaga, Panginoon, it was about trust. Trusting you, Lord, especially sa mga panahon na kami nalilito, ang daming problema, Panginoon, sa panahon namin ngayon, hindi namin alam. O ibang tao, hindi namin alam kung sino magtitiwala sa inyo, sa scientists, sa gobyerno. Panginoon, nawa, makita namin na kayo yung dapat namin pagtiwalaanan. Magtiwala kami pag sinabi nyo, laging totoo, totoo ito dati, totoo ngayon, dito magtatapos. Kayo dependable, worthy, at marami kayong resources. Tulungan nyo kami, Lord, palakasin. Panahon na kailangan namin ito, Panginoon. So we pray na mga upcoming activity, Panginoon, na hinahadlangan din po ng kaaway. We pray matulod po itong soul winning at least 2 days this week, Panginoon. We pray na kayo maglagay rin sa amin, Panginoon, saan maganda, Panginoon, kalooban yung mga pag-soul win kami kahit hindi napakarami namin dahil po sa mga restriction, Panginoon. So we pray na kayo pong lalati, mga batang ito, Lord, bawat isa, Panginoon, ay magtiwala sa iyong lubos habang kami nagmamature sa inyong pananampalataya. Kayo manulati. In Jesus' name we pray.